Yun guys, welcome sa channel ko, ang Wallace TV. Ayan, so ngayon pupunta ako sa casa kung saan papa-change oil ko si NMAX. Ayan, so kasi 3 months na si NMAX. So nung binili namin to, ay daming pulis. Binili namin to last February 28, 2022. So February, March, April, May 28, exactly 3 months siya. So June 7 ngayon, papa-change oil ko siya. Medyo lagpas lang ako ng ilang araw. So bago tayo makarating dun sa casa, pag-usapan muna natin guys, ano ba si NMAX performance niya after 3 months. Marirecommenda ba natin siya? Good ba siya? Okay ba na siya? Okay pa ba siya? So pag-usapan natin yan guys ngayon. Okay, so unang-una, ano ba yung mga naging issue ni NMAX? So sa NMAX, para sa akin, ang unang-unang naging issue niya actually sa akin yung front shock niya. Lumalagotok. Alam naman siguro ng lahat yung nalagotok talaga siya. Akala ko nung una, ano, yung may nabasag na sa ilalim, may play rings na nahulog, ganun. One time nga tumatakbo ako na mabilis, tapos napadaan ako sa konting lubak. Di man lubak, rough road lang ng konti. May tumunog talaga, lumagutok. So nagulat ako. So baba ako, tinignan ko, wala eh. Sabi ko, ay parang may mali. Yun, tinignan ko sa iba kung ano yung mga, syempre may nagpo-post naman na ganun eh, diba? Yung mga experience na ganun. So yun pala yung front shock, lumalagutok. So naghanap ako ng paraan, ano ba yung pwedeng gawin. Ayun, ang sabi doon nila, hingi ako ng ano eh, ng tips eh. Yung front shock daw kailangan daw i-repack. Hindi ko alam kung ano yung repack na tinatawag eh. Basta sinabi ko, sige, parepack na lang. So nung nag 1 month sa NMAX, nagpa change oil ako, sinabi ko sa casa. So sila pala nagre-repack. Ayun, pinarepack ko na rin sa kanila. So after nilang ma-repack, siguro mga ginamit ko ulit siya, may naririnig pa rin akong tunog eh, na lagutok eh, once na dumaan sa medyo rough road eh. Pero after several weeks, siguro mga 2 to 3 weeks nung ginagamit ko, nawala na siya ng kusa. Hindi ko na siya naririnig yung lagutok niya. So masasabi ko na good yun yung repack para sa kanya, para dun sa lumalagutok. So pangalawang issue niya sa akin, yung overtake muna ako. Pangalawang issue niya sa akin, yung shock niya sa likod, na yung stock shock ah, medyo matigas. So pag dumadaan sa humps, hindi nagpi-play, konting play lang. So medyo masakit sa balakang. So yun na rin, pinatapalitan ko na rin yun. Tapos ayun, ngayon maganda, pag kahit tumatakbo, maganda na yung play. Ayun, yung pangatlong issue, yung takip nung magneto. Nakita ko kasi na may nagpost sa group na kinakalawang daw yung magneto. Ayun, parang takip yun ng mga electrical niya eh. Hindi ko rin sure ah. Huwag niyo ako i-bash. Yun, parang takip siya ng mga electrical, starter, mga doon. So, sinilip ko yun sa akin, nag-start ng kalawangin. So, tatanong ko na rin ngayon, pag nagpa change oil ako ngayon, kung ano yung pwedeng marirecommend na gawin. Sabi lang doon sa mga comments, ano daw, pipinturahan. So, baka pwede kong pagawain ngayon. So ayun,
So after 3 months, ayun, nagdagdag lang din ako ng mini driving light, nagpalit ako ng busina, nagpalagay ako ng fender, yung takip ng charging hub, nalagyan ko na din. So after 3 months, siguro yung mga issue na sinabi ko na naranasan ko sa kanya, tolerable eh. Kayang-kaya naman siyang gawin. Kaya siyang solusyonan. So, para sa akin after 3 months, ano ba si NMAX? Okay pa din para sa akin. Good no good pa rin sa akin. Kasi si NMAX, nung paglabas pa lang niya sa amin, pagkuha pa lang namin sa kanya, nung ginamit ko siya, masarap siyang gamitin. Sakto yung manibela niya, masarap i-maneuver. Medyo masarap i-banking. Ayun. Masarap, maganda siya. Maganda gamitin. So, kung gusto mong ihataw, mahataw mo naman siya. Na-stop speed ko na siya ng 130. So, pero hindi ko naman, mabilis magpatakbo. Chill-chill lang din. So, para sa akin, good na good sa NMAX. Good talaga siya. Marerecommend ako siya. Tsaka malakas naman yung dating niya. Diba? Compare sa iba. Hindi, joke lang. Sir, pa change oil? Sir? Change oil. Bago pa naman ito, no? Wala na yung isa nyo dito kaya? Yung... Sinso? Si... Sino ba yan? Yung nagkabit ng ano ka? Roy? Oo. Ako si Dennis. Ayan yung isa. Di ba si Roy yun sir? Oo, si Roy. Absent lang. Absent lang. Ayun yung pipinturahan. Dinilisin muna, ma'am. Ano pag nakubaya mo yung buko na yan? Oo nga. So actually sa group, pinag-uusapan din yan eh. Ikas na lang yan, tumatalo mo. Sir, ano tawag dyan sa cover na yan? Sir? Ano tawag dyan? Magneto, sir. Magneto? Magalang magneto, pagka sa ano, flywheel. Ah, okay. Ayun yung flywheel niya. Oo. Kumbaga sa four wheels. Sa four wheels, yung flywheel bike. Okay. Start na yung kalawang, no? Hindi siya kumuha na, dito rin yung standard niya. Hindi mo kumuha na tayo.
yun yung magneto. Dito siya naka-fence kung ito. Pag kinalawa nga siya, may hirapan na siyang tanggalin. Yung naka-fence kasi yung mga electrical niya.